Pasimulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig naman ng Diyos Ama, tampay-ipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Halina kayo, mga minamahal, sa banal na hapag ng ating Panginoon at ating pagsalusaluhan ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At para naman tayo'y marapatin ng Diyos na makilahok sa banal na pagdiriwang, ihanda muna ang ating sarili. Aminin, pagsisihan ng ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan po ninyo kami. Panginoon, kaawaan po ninyo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan po ninyo kami. Kristo, kaawaan po ninyo kami. Nakaluklok kayo sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan po ninyo kami. Panginoon, kaawaan po ninyo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aking kapurian, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa
manalangin tayo. Manabing makapangyarihan, gawin niyo pong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang inyo pong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanyaring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubili niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayo'y hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasakasama nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang siya'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Um
umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya ay papurihan. Ang Diyos, siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihan ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihilin ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay niyakyat sa langit
at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga minamahal, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong dalawang linggo na ang nakalilipas, tumawag sa akin yung aking kumpare at nagkwento ng kanyang karanasan sa pagkakataong nakaharap siya ng unos o problema o yung sasabihin na ho nating muntik na malagay sa bingit ng kamatayan ang kanyang buhay. Matapos na siya ay maglahad ng kanyang salaysay o kwento sa kanyang karanasan, ang sinabi ko sa kanya, "Salamat sa Diyos at ikaw ay buhay pa dahil may misyon ka pa sa mundong ito." Marami ho akong mga kaibigan na nagkukwento sa akin ng kanilang iba't ibang karanasan na sila'y nagkasakit, gumaling, nakaharap ng aksidente, nakaligtas. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, magpasalamat ka sa Diyos at ikay buhay pa dahil may mission ka pa sa lupang ibabaw. Minamahal na mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ascension. At sa Ebanghelyo po, nating napakinggan ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Marco, ito ho yung paghahayo ni Jesus sa kanyang mga alagad, the commissioning of the apostles. At ipinakikita ni Jesus ang misyon na kanyang ginawa sa lupa at kung paanong ang misyon na ito ay kanyang tinupad at kung papaano ang misyon ay kanyang itinagubilin sa kanyang mga alagad. Ang salitahong misyon galing sa salitang Latin, missio o mitere, na ang kahulugan po niyan ay to send, ipahayo, ipadala, no? To be sent. Kaya nga, the word apostle, no? Kung atin hong titingnan niyan, ang ibig sabihin niyan ay to be sent. No? Sila'y sinusugo o sinugo ng Diyos, ni Jesus, para yung kanyang misyon ay ipagpatuloy dito sa lupa. At ano ho ang misyon na iniwan ng ating Panginoong Jesus? Sinabi po ni San Marco, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Go to the whole world and proclaim the good news. Yun pong good news, galing po yan sa salitang Griego, Evangelion. Kung atin hong susumahin yung Greek word na yon, ang kahulugan po nun ay to tell good news o ang pagsasabi ng mabuti, ang pagpapahayag ng kabutihan. Kaya nga po, minamahal na mga kapatid, ano ang mabuting balita na ipinahayag sa atin ni Jesus nung siya'y dumating dito sa lupa? Ang mabuting balita
ng kaligtasan natin. The good news of our salvation. At yan po ay ginawa ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang misteryo Paskwal. Ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. At ito nga po, no? Ipinagdiriwang natin ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Ngayon, iniwan sa mga alagad ang misyong ito na ipadama ang kabutihan ng Diyos sa kanyang gawang kaligtasan dito sa lupa. Ang ginawa ni Jesus na kabutihan ng mga makalangit na bagay ay ipagpatuloy dito sa lupang ibabaw. At yan po ay ginawa ng mga apostol. Hanggang ngayon po, at tayong lahat, minamahal na mga kapatid, we all baptized. No? Meron po tayong responsibilidad at meron tayong misyon na ipagpatuloy din ang gawang kabutihan ng Diyos. Tayo pong lahat ay mga binyagan. Tayo po ay kabilang sa simbahan ni Jesus dito sa lupa. Kaya nga, the church by nature is a missionary. Kaya anumang estado natin sa buhay, ikaw man ay magulang, anak, anumang profession mo sa buhay, sa lipunan, anumang katatayuan mo, basta ikaw ay binyagan, ikaw ay may tungkulin na ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Papaano ho? No? Sabi nga ho, good words inspire. Yun ang simpleng pagsasalita natin. No? Kapag ho ang namumutawi sa ating mga bibig ay mabubuting salita, ano yan? Nakakapag-evangelize na tayo. We evangelize with our good words. Kaya nga, good words evangelize. No? But bad words discourage. No? Kaya nga ho, no, tayong lahat may misyon sa mundong ito. Sana alam ninyo ang inyong misyon dito sa lupa. At tinutupad natin ang ating misyon. Ako ho, bilang pari, alam ko ang misyon ko sa mundong ito. At ngayon na ho, ako'y inilagay ni Archb sa parokya, Our Mother Perpetual Help sa Agoncillo, dahil alam ko ang isa sa aking misyon ay ipagpatuloy, tapusin ang simbahang nawasak ng pagputok ng Bulkang Taal. 2020, pumutok ho ang bulkan, di ba? Marami dito sa atin, sa Padre Pio, ang naging evacuees. At isa po sa mga nasira ay ang simbahan ng Diyos o bahay ng Diyos sa bayan ng Agoncillo. Na kung saan po, yan po ang aking assignment ngayon sa parokya. Nasira po yan. No? Totally demolish. Nag-ground zero. Kaya ho, nung ako'y dumating, ay ipinagpapatuloy ko po ang pagpapagawa at pagpapatapos. Kaya ho, ako'y naririto ngayon. Ako'y lumambing kay Father Oka, ating kurat rektor ng pambansang Dambana ng Padre Pio, na makahingi ho ng tulong sa inyo, sa inyong kabutihang loob, sa inyong ipagkakaloob. No? Yan po ay ibibigay sa Our Mother of Perpetual Parish para po ipagpagawa, ipagpatapos ng simbahan. Napakarami pa ho. No? Wala pang, ako na ho ang nagpabubong, no, ako'y dumating, wala pang kisame, walang flooring, walang altar, walang pintura, wala pang main door at side doors, marami pa ho, no? Na talagang ipapagawa. Kaya ho, we appeal to your good heart, no? Na sana po ay
tulungan natin, no? At yan ang isa sa ating misyon, ang tumulong sa nangangailangan. Kaya nga po, mga minamahal, sana alamin ho natin kung ano ang misyon natin dito sa lupa. At kung ano ang misyon natin, ipagpatuloy natin ang gawang kabutihan ng Diyos dito sa lupa. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa kapistang ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, tayo tinipo ng Diyos bilang kanyang mga alagaan. Tumulog tayo ngayon sa ating Ama upang hingin ang pag-agos ng kanyang mga biyaya. Atin pong itutugon, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin niyo po kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin niyo po kami. Upang ang galak at pagpupuri ng mga alagad na nakasaksi sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, ang siyang pumuspos nawa sa simbahang Katolika at nawa lahat ng mga mananampalataya ay manatiling matapat sa aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang misyon ng pag-ibig ng Panginoong Hesus ay may pagpatuloy at makaabot sa lahat ng mga bansa, at sa paggaway nawa ng Espiritu Santo ay makatahak ang sangkatauhan sa landas ng kaligtasan, kapayapaan at kaunlaran. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Upang ang pangakong kaligtasan ng Panginoon ay maging handog na biyaya niya na magbibigay ng pag-asa, kagalingan, kaginawaan at kaligtasan sa mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, linggin mo kami. Upang ang malaking kagalakan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon ang pumuno sa ating mga tahanan at gawing nawa natin ang ating sarili na tagapagmansag at saksi ng kaligtasan, manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, linggin mo kami. Upang ang kapangyarihan at karunungan ng Espiritu Santo ay maging gabay at tanglaw sa paggamit ng pamamahayag, sa pamamagitan ng mga telebisyon, radyo, mga payagan at iba't ibang pamaraan ng komunikasyon, at nawa maging instrumento ang mga ito na may pakilala si Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Pahayag natin ang iba pa nating kahilingan sa Diyos. Panginoon, lahat po ng ito, iling namin sa inyo, kasama ng Espiritu Santo kay Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
Puri-puri kay Diyos sa manglimikha sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa, bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay po ng inyong buhay. Kapuri-purihan pong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri kay Diyos sa manglimikha sa libutan sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas, bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin, nagbibigay po ng inyong espiritu. Kapuri-puri ang pong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Panalangin kayo mga kapatid upang ang banal na sakripisyong ito, kalaki pang ating mga panalangin naway kalugdan ng Diyos sa mga makapangirihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan po sa pag-akyat ng anak niyong mahal, ginaganap po namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagalob niyo pong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob niyo at ng aming mga alay. Kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamagitan po ni Kristo kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo aming pasalamatan. Kasama at kamatayan, matapos na lupigin ng anak niyong si Jesus sa Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa inyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang amin pong tagapamagitang nakikiusap sa inyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan po ninyo. Sapagat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit po kami sa inyo. Kaya kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa inyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuni sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukmo, napupunong langit at luma ng kadakilaan. Hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong espiritu, gawin niyo pong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na magpakasakit, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na iniaalay para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay po ng inyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay ng buhay at ang kalis na nagkakaloob po naman ng inyong walang hanggang kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa paanan po ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kami ay magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, ni Gilbert, ang aming ubispo at ng lahat ng mga pari. Alalahanin niyo rin po, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan po ninyo sila patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay po sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa ikararangal ninyo sa pamagitan po ng inyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo kay Diyos, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong pag-ibig at pananalig nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin po ninyo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag niyo po kaming ipahintulot sa tukso at iadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Iniling po namin kami yung iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas po namin na si Kristo Jesus. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi po ninyo sa inyong mga alaga, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya. Huwag po naman ang malimit naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo kay Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Ibahagi natin sa bawat kapwa ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Peace be with you all. Lord,
Tayo ng may paggalang. Mga minamahal ito si Jesus, ang anak ng Diyos, anak ni Maria. Siya nagalis sa pagpapatawad na ating mga kasalanan, mapapalad ang sa kanya itatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng mga matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa kanya dumudulot
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Manabing mapagmahal, pinagkakalooban niyo po kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa niyo at nilalayon. Gawin niyo pong ang lobby namin ay matuon sa inyong pinaglulugluan sa anak niyo po ngayon upang kaparis naming tao sa piling po ninyo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kabigatian. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan niyo kami nawa. Sa tuwing na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at Yesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, bahagi ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaarawan ni Santo Padre Pio at sa pakikipagtulungan ng SALT or St. Thomas More Association of Lawyers for Transformation. Tayo po ay magkakaroon ng free legal consultations sa darating na May 19, araw ng linggo, dito sa Divine Mercy Sanctuary. Sa mga nagnanais kumonsulta, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya. Ika-apat, sa darating na June 15, ay magkakaroon tayo ng First Holy Communion. Para sa mga batang nasa grade 3 at sa mga nagnanais makatanggap ng komunyon, kayo po ay makipag-ugnayan sa opisina ng parokya para sa mga detalye. Tin si Father J. Encarnacion, ang kura paroko ng parokya ng ina ng laging saklolo sa Agoncillo para sa kanilang paghingi ng tulong at suporta. Ang mga taga-Agoncillo po ay mamimigay ng sobre sa bandang likuran ng ating simbahan. Atin po silang suportahan. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin po, Father. Yeah, kaya tay gutom na. Ako po si Father J. M. Encarnacion. Ako po ay paring Batanggenyo, paring Lipa. Ako po ay kasalukuyang Dinistino, ating minamahal na Arsobispo sa Our Mother of Perpetual Help sa Agoncillo po. Ako po'y galing Bawan, 4.5 years. Galing din ho akong Tanawan, 5 years. And then marami pang ibang parokya pinanggalingan ko po. No? At noon hong February 16, ngayon taong ito, ay dinistino po ako ni Arch B, ating Arsobispo sa Agoncillo nga po, dahil para po ipagpatuloy ang pagpapagawa ng simbahan, ang bahay ng Diyos. Yan po'y nasira nga, gaya ng binanggit ko kanina, nasira po ng putok ng Bulkan Taal.
So, wala pa rin hong kumbento hanggang ngayon. Kaya ako po ay sa amin tumitigil. Ako po ay taga San Nicolas. Kaya medyo malapit, doon ho ako natutulog. At ang simbahan po ay pinapatapos po muna. No? Sa ngayon po, makikita ninyo ang video na amin pong ipi-play. At nung po nga nakaraan, dumating po ako 3 taon po na nasa tolda, nagmimisa ang sambayanan po doon. At noon nga po kayo dumating, no, wala pang bubong pero nakatayo na. No, may structure na po, wala palang bubong. Kaya noon ko po yung dumating, ay pinili ko pong pabubungan na agad para po makapagdiwang na po sa loob mismo. At noon nga pong linggo ng palaspas, ay doon nagsimula sa loob ng simbahan na ang selebrasyon ng mga misa, binyag o kung ano paman pong sakramento. At gaya ng binanggit ko kanina, napakarami pa po na mga kailangang ipagawa. Kaya po kami kumakatok sa inyong mga puso at sa inyong mga bulsa. At alam ko po, ito yung mission natin. Tulungan natin na mapatapos ang bahay ng Diyos sa bayan po ng Agoncillo. So ako po yung magpapasalamat sa inyo, sa inyo pong ipinagkaloob na tulong. Panoorin po natin ang maiksing video. Nasira man ang simbahang bato, ngunit hinding-hindi masisira ang simbahang tao na buhay. 4 na taon na ang nakalipas mula noong sinubok ng panahon ang bawat isa, dulot ng pagputok ng bulkang Taal. Kabilang sa mga napinsala ang aming simbahan, ang Our Mother of Perpetual Help Parish Agoncillo, pati na ang kumbento nito. Dulot ng lindol, umagsak ang mga bubo, nagitak ang mga haligi, at bumagsak ang ilang bahagi ng mga pader. Sa kabila ng pagkakaisa at mithiing may ahon ng simbahan at kumbento, humaharap pa rin kami sa hamon, partikular sa aspetong pampinansyal para sa gawain ito tulad ng mga materials, equipment, and labor cost. Kung kaya, kami ay kumakatok sa inyong mabubuting puso sa anumang halaga sa abot ng inyong makakaya. Lalo't higit ang inyong pagdamay ay malaking bagay ang maitutulot sa patuloy na pagpapayabong ng pananampalataya. Sa mga naglalais na magpaabot ng anumang uri ng tulong, maaari kayong tumulog sa pamamagitan na sumusunod ng mga parish bank accounts. Ang inyong pagdaway ang magsisilbing tanglaw namin pag-asa patungo sa kalwalatian ng Diyos, sa tulong at gabay ng ating mahal na ina ng laging saklon. Your help, our hope, His glory. Misa'y sa ganap na 10:10 AM. Ay 9:00 AM. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, kayo ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos niyo po ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, dasalan sa pananalangin, mga rosaryo at imahin, na nagpapaalala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Noon hong November, hanggang December, ako po ay nag-pilgrimage, no? Kasama kong ilang mga pari. Dumaan ho ulit kami sa San Giovanni Rotondo kay Padre Pio. No? Kami hong mga pari ay pinayagang pumasok doon sa pinaka-cluster, no? Ni cluster ni Santo Padre Pio. At kami po'y pinayagan ulit na makahalik doon sa kanyang puso na dinala po natin, dinala po dito sa Santo Padre Pio. Kaya gaya po nating mahal na patron, Santo Padre Pio, siya po ang buhay na saksi ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos, at siya rin ang buhay na tanda ng pagpapalaganap ng kabutihan ng Diyos dito sa lupa. Kaya patuloy tayong lalapit at magdarasal kay Padre Pio. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng mahabagin, mapagmahal nating Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Na ihandog na ang banal na Eucharistia ni Jesus. Umayo kayong nagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Salamat sa Diyos.